Good day everyone. Magandang araw sa lahat. At ito ay COVID break. Pang-pitong segment natin ngayon. At of course, most of the time, ang pinag-uusapan natin dito is about leadership. Kasi nga, kailangan ng leadership today more than ever. Especially nga, tayo ay nasa lockdown stage. Meron pong labanan na nangyayari all over the world. Kaya it's very important na mag-discuss natin hindi lang about COVID, kundi ano ba yung mas magandang pag-usapan natin ngayon. Siyempre, yung makatutulong po para sa ating mga buhay pananampalataya. And I want to share with you something that is really as napapanahon, season. It's calling us to rise up as leaders. Gusto ko lagyan ng title to na i-discuss ko in full sa Friday, several days away, alas 11 na umaga sa ating leadership training. Tinawag ko itong pandemic leadership shortage. So, alam naman natin, meron tayong pandemic ngayon. Pag sinabing pandemic, ito yung apektado ang malaking bahagi ng daigdig. Ang kaibahan ng pandemic sa epidemic, ang epidemic kasi ay naka-contain lang sa isang maliit na lugar. Halimbawa, merong epidemya sa isang barangay, epidemya yan, or sa isang city, pero hindi lumabas ng isang city. Ang tawag doon, epidemya. Pero kapag lumabas sa isang city, isang bansa, at lumipat sa ibang bansa, ang tawag doon ay pandemic. Kaya nga itong nadidinig nating salita ngayon na may pandemic dahil sa COVID-19, ibig sabihin ay milyon-milyon na po, even outside of our country, ay meron na pong mga na-infect ng COVID-19 virus. Pero merong para sa akin, personally, merong mas matinding pandemic kesa sa COVID-19. Ang tinutukoy ko ay yung leadership shortage. Yan po ay pandemic. Kasi madalas ko nasa nababanggit na ang magbabago lang po ng pamilya, ang magbabago ng city, ang magbabago ng bansa, and even the nations of the world ay mga leaders. Kaya si Jesus nagsimula po siyang mag-disciple. At yung discipleship po niya, meron pong yung objective. Hindi po natatapos sa discipleship. Uulitin ko po yung sinabi ko po ng mga nakakaraang topic, na ang discipleship is not the end. It's only the means. Pamamaraan po ng Diyos ang discipleship upang makapag-produce ng leaders, leadership. Yung po ang totoong intention ni Jesus. Kasi kung tayo po yung nag-aaral ng Bible, makikita po nating malinaw yon. And maybe I don't have enough time to explain about it in details. Pero kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, at ikaw ay Christian, at gusto mo talagang maintindihan ang plano ng Diyos, makikita mo na malinaw yan. That discipleship is not the end. It's only a means para sa isang mas malaking goal ng Diyos. Okay, pandemic. Ang pandemic ay leadership shortage. So, gusto ko pong i-explore together with you, ba't ba tayo nagkaroon ng leadership shortage? Bakit pandemic po yan? Sa buong mundo, ay kakaunti lang po talaga ang mga leaders. Kitang-kita mo na po yan, no? Kung bakit sa dami ng problema, hindi po dumadami ang solusyon. Lumalaki ang problema, pero walang ganong solusyon na nagagawa ang mga tao. Kasi nga po, leadership shortage ang problema dyan. Kaya hindi nga po gumaganda ang takbo ng buhay, lumalala ang takbo ng buhay. Even churches are not growing. Binanggit ni Bishop Oriel one time na more than 90% of churches all over the world are not growing. Yan po kasi ang context ng ating mga pinag-uusapan. It's about the church. At wala na ako maisip na pinaka-worst scenario kung ang simbahan po ay magkakaroon ng leadership shortage. Kasi ang simbahan po ang tinawag ng Diyos to become the light and the salt of the earth. Ang simbahan po ni Jesus, ang supposedly ang magbabago, magbibigay ng liwanag,
at magbibigay po ng impact sa buhay ng mga tao. Pero papaano na mangyayari kung ang simbahan mismo ng Panginoong Jesus ang meron pong pandemic, which is leadership shortage? Saan ba nang gagaling yan? So, magpo-focus lang po ako ngayong topic natin. Para sa akin po, ano, may tinatawag po akong yung limiting beliefs. Ulitin ko po yan. Nakita ko po ang dahilan, ang root ng leadership shortage ay yung tinatawag na limiting beliefs. Yung bang, yung pinaniniwalaan mo, yung thinking pattern. Marami pong Christian ay hindi po umupunta sa leadership level, nagkakaroon tuloy ng shortage sa simbahan niya. Kasi nga, ang problema po ng maraming Christian na dinidisciple ay hindi po sila makalagpas doon sa kanilang thinking pattern. Yung thinking pattern na yan, ang nagre-resulta po niya ng limiting beliefs. Kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo, yun lang, hanggang doon ka lang. May limitasyon. Nagkakaroon ng limitasyon ng isang Christian kasi nga po ang goal po ng Diyos, di ba? Hindi ka lang maging disciple. Maging world changer ka. And disciples do not change the world. Only leaders change the world. Eh kung ang mundo nga ang target ng Diyos, dapat ang simbahan ang breeding ground niyan. Nagpo-produce po tayo ng mga world changers sa loob ng simbahan. Hindi ho sa campuses. Okay? Namamansing lang tayo, namamalakaya tayo ng tao sa campus. Kasi alam natin may mga potential yung mga estudyante. Pero dadalin mo sa church yung mga isda na napansing natin, dadalin mo sa cell kasi yun ang laboratory. Ang cell group ay laboratorio ng future world changer. Wala yan sa loob ng eskwelahan. Makikita mo, kanya-kanya lang yan, yung mga professional, mga nag-aral sa matataas na mga kolehiyo, hindi sila makakatulong sa pagbabago ng bansa. Actually, sila ay nagko-contribute sa pag-deteriorate ng sitwasyon ng society. Kasi nga, walang mga takot sa Diyos yan. Pero pag dinala mo yan sa cell group, laboratory natin yan, dinala mo yan sa simbahan, laboratory yan, ano ang ating ginagawa sa kanila sa loob ng cell at ng simbahan? Para yung limitations nila, ma-breakthrough nila yon. Kasi lahat tayo, no? As humankind, galing tayo kay Adan. Remember? Si Adan po ay sumuway sa Diyos. Dala-dala po natin lahat yon. Siya kasi ang pattern, siya ang representative ng buong sangkatauhan. At kahit pumasok ka pa sa eskwelahan, meron pong mga bahagi ng buhay natin na naglilimita sa atin dahil nga meron barrier between us and God. Okay, meron barrier. Hindi ka makalapit sa Diyos. Hindi mo alam pa paano lumapit sa Diyos. Kaya we are being held back from our fullest potential for success by the thoughts. Okay, ulitin ko. By the thoughts and beliefs that are rooted in, may malalim na ugat po yung thoughts and beliefs. At isa-isa ko po babanggitin ngayon sa ilang minutong nakalaan po ngayon sa oras na ito. Okay, kaya if you are not careful, mga kapatid, yung limiting beliefs rule our lives. It will rule your lives. Meron pong, umbaga, nag-go-govern sa'yo. Di ba sabi po ng Panginoon, ikaw ay dapat mag-rule, ikaw ay dapat mag-govern, ikaw ay dapat mag-take authority, you take dominion, you possess, you conquer. Yung po ang plano ng Diyos. Eh bakit nga parang hindi natin makita ngayon yan sa loob ng simbahan? Kasi nga may roots po yan. May ugat po talaga yan. At isa-isahin ko po yan. No? At ito yung fully ay ipapaliwanag ko po this coming Friday. If you are really interested to produce leaders in your cell, mga cell leader, ang papel mo, ulitin ko, lilinawin ko, ang papel ng isang cell leader ay mag-produce ng world changer. At para malaman mo kung yan, taong yan is capable of affecting change sa pamilya, sa community, sa simbahan mo muna makikita yan. Sa loob ng cell mo, ang papel ko bilang pastor dito sa Dulos na Botas is to produce world changers. Okay, pero kailangan muna, mabago muna yung thinking patterns. Ang tawag kasi dyan, limiting beliefs. At ito po ang dahilan, okay? Bibigyan ko kayo ng limang bagay.
limang dahilan kung bakit may shortage of leaders. Kaya may pandemic. Kaya tingnan mo mga simbahan, anemic na nga yan. Di lang pandemic. Anemic ang maraming simbahan. Kasi kapag walang quality leader sa simbahan, wala, anemic yan. Hindi healthy ang simbahan na yan. Ano-ano yung five sources? Limang pinanggagalingan ng limiting beliefs. Number one, childhood. Importante po ito, no? Childhood. Mula nung pagkabata mo hanggang ngayon, ilan taong ka na ba ngayon? 15, 20, 30. Hindi mo siguro napapansin, pero karamihan ng mga behavioral patterns mo, ang source niyan ay noong kabataan mo. Dala-dala mo yan mula, kailan ba yon? Siguro mga 3 years old, 5 years old, 7 years old yan. So, kaya, di ba sabi ng Bible, teach a child in the way he should go. Yun ang turo ng Bible, hanggang bata. Bakit? Alam kasi ng Diyos na kapag hindi na i-correct yung mga thought patterns na isang bata, dadalhin niya yon hanggang sa kay mag-high school, mag-college, mag-asawa siya, hanggang maging professional siya. Kaya maraming mga tao ang mediocre, average, no? Hindi nag-excel sa buhay. Men, limitado. Ano tawag doon? Limiting belief. Saan galing? Childhood. You were told things about achievement or about ambition, di ba? Na mali minsan ang mga pamamaraan, ang mga matatanda. Kaya number one po yung source ng limiting beliefs. Okay. Pangalawa, na pinanggalingan ng mga kaisipan na mali na naglilimita sa'yo para maabot mo yung full potential mo ay yung tinatawag na negative friends. Imagine, mali na nga ang paglaki mo, mali na nga ang pagpapalaki sa'yo. Minsan may kinalaman ng environment mo nung ikaw ay bata pa. Di ba? Kaya kita nyo kung ang mga magulang, kung may pera din lang, di ba? Tumitira sila sa mga lugar na healthy, yung atmosphere para sa paglaki ng kanilang mga anak. Kung kaya mo. Eh paano yan kung ikaw ay mahirap lang ang buhay mo? Saan lumaki ang anak mo? May kinalaman minsan yon. Alright? Pero pangalawa, hindi lang po yung childhood, kundi yung negative friends. Kasi madalas ang mga kaibigan po natin, hindi tayo marunong pumili. Eh, siyempre, gusto nating makipagkaibigan, hindi, ayaw nating maka-offend, gusto po nating maging, kumbaga, ay people-friendly, sabi nga natin, lalo pa sa Pilipino. No? Ang nagiging resulta niyan, kaya po pagdating natin sa simbahan, ay limitadong-limitado ang mga dinidevelop natin. Biro mo, dinidisciple mo na. Bakit? Hirap na hirap tayo mag-disciple. Kasi bukod nung pagkabata niya, meron ng problema sa natanggap niya mga information, na-retain niya yon, merong ugat yon sa kanyang buhay. And nagkaroon pa siya ng kaibigan na hindi makakatulong sa kanya para maabot niya yung potential na yon. Remember, ang purpose po ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat. Eh, yun nga ang hindi maabot ng mga tao. Kaya minsan may kaibigan kang seloso, di ba? Nai-impart sa iyo yung kanyang spirit pag nagkukwentuhan kayo. May kaibigan kang magagalitin, di ba? May kaibigan kang mga bitter sa buhay nila o sa kapwa. Na-absorb mo yun kasi nga negative yung mga taong sinamahan mo. That's the second source. The third source, yung culture that celebrates mediocrity. Yung culture mo. Right? Tingnan nyo sa first world. Amerika. Ano culture ng Amerika? Eh, hindi pwedeng ano dyan. Hindi pwedeng hindi ka masipag dyan. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Kasi culture nila yon na you are being paid hourly. No? You are being paid as an employee per hour. So, hindi pwedeng mediocre ka dyan kasi binabayaran ka ng dolyares every minute. So, ano mapapansin nyo doon? Yung culture nila. Dito sa Pilipinas, may culture kasi tayo dito per day, di ba? So, pwedeng tamad-tamad, pwedeng okay-okay na yan. Kasi binabayaran ka isang araw, 400 pesos, 500 pesos, isang araw na yun. So, yung culture ay hindi po nagko-cultivate ng excellence. Eh ngayon, paano yan? Kaibigan mo. Mula pagkabata mo pa lang, nakita mo na yung tatay mo. Hindi nagsikap. Mediocre nga eh. Yun ang ibig sabihin ng mediocre.
pag sinabing mediocre, hindi po siya nag-iisip ng paano siya gagaling. Sa kanya, basta may makain lang, okay na. Di ba? Kumbaga sa estudyante, ang grade mo, 75, pwede ka namang kaya mo ng 85, pero okay na yan, 75. Di ba? Kasi mediocre ka, average. No? Makikita mo yung mga estudyante na, grabe, nilalaban talaga nila yung patayan na sila ay mga kasama sa top 10. Eh. Hindi mediocre ang tawag doon. Kaya may culture po, maraming mga Christian, lumaki ka, no, habang lumalaki ka, nabubuhay ka dyan sa paligid mo na may culture na hindi maganda. Kaya kailangan nating maintindihan po yung huwag kang mag-settle, di ba, doon sa second best. Kasi culture din po yan eh. Ang mga, nangyayari kasi sa mga mediocre na Christian, sila ay kabilang sa settlers ng culture of settlers. Di ba? Mahirap tayo eh, di sama-sama tayo, culture yun. Diba? Kasi mahihirap, sama-sama tayo. Hindi siya mag-iisip na, mahirap ako, kailangan makaalis ako dito para matulad ako doon sa mga taong umaasenso. Hindi nga ganun. Mahirap tayo, sama-sama tayo. Diba? Kasi tayo-tayo nagkakaintindihan. Kaya kita mo ang church na walang, nang walang culture ng excellence. Hindi lalago ang simbahan kasi nga hindi siya makakapag-produce ng mga leader na may kultura. Ang kultura po, mindset po yan. Pag sinabing culture, tradisyon yan. E paano ang simbahan may tradisyon na magsisimba lang sila pag Linggo? Mediocrity yun eh. Di ba? Ang Christian na nagsisimba lang tuwing Linggo, mag-excel ba yan? E may culture yung simbahan na ganun. Kaya nga dito sa Dulos na Botas, maintindihan nyo kami kung bakit parang nakakaramdam ka ng pressure dito. Kasi pag walang pressure, mananatili ka sa mediocrity. Walang tumutulak sa'yo. That's number three. So number four, ang source po ng pandemic na ito, yung shortage ng leadership, is poor theology. Poor theology. Yung may mali kang pagkakaunawa, kasi nga Christian ka nga, di ba? And we believe that the church should be the source of people that would change the world. Yun ang paniwala natin. Yun ang sinasabi ng Bible. E paano yun kung may mali kang theology or wala kang alam sa theology? Naging Christian ka lang. Na-born again ka lang. And sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Teaching them to obey. Eh, hindi ka makakasunod pag may poor theology ka nga. Ang makakasunod talaga sa Diyos ay yung meron kang correct, healthy theology. Ano ba yung theology? Ang theology, dalawang word yan, theo and logos. Okay. Study of God. Study of the Word. Yun po ibig sabihin, the Word of God. Yun po ibig sabihin dyan. Kaya, meron kasi mga Christian na merong gantong paniwala, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay umasenso sa buhay dahil mapapalayo ka sa Kanya. That's poor theology. At alam niyo ba kung bakit maraming mga leader sa simbahan at sinasabing leader pero wala silang pagbabago gaano, walang transformation. Kasi nga meron silang, ang nagsasuffer po sila sa poor theology. Nagbabasa lang sila ng Bible, ganun lang. Pero hindi sila nagbabago, nagbabasa ng Bible for the purpose of excelling in serving God and serving people. Kaya tayo nagdi-devotion eh. Kaya tayo nagdi-devotion para lalo mong makilala ang Diyos, malaman mo kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos. You search the Bible, hindi ka lang nagbabasa, you study the Bible. You become a student of the Word of God. Di ba? Kaya nga disciple, ang tawag dyan, estudyante. Teach them to obey. Ang problema sa mga simbahan na meron pong pandemic, ang leader nila, ano lang eh, worship leader. Yan lang, leader na sa kanila yan. Ang leader sa kanila, ushering leader. Wala namang alam sa Bible. So hindi talaga lalago ang simbahan na ang mapoproduce mo lang, music leader, multimedia leaders, ushering leaders, cell leader, na hindi naman alam kung ano ang salita ng Diyos. Theology po kasi yan. Okay? Kaya kailangan po na mabago ang composition ng simbahan. Dapat mas marami sa loob ng simbahan na may healthy theology, understanding of the Word of God. Bakit? Kasi kapag meron kang poor understanding of the Word of God, I would say,
poor ang understanding mo sa Diyos. Paano mo makikilala na mabuti ang Diyos kung meron kang poor theology? At yan po ang isang ugat kung bakit may shortage of leaders sa simbahan. Kasi natutuwa na yung pastor na mga tao niya nag-attendance lang ng Sunday, tumutugtog, kumakanta, nag-a-ushering, children's church, yun lang. No, hindi po totoong leader yun. Hindi nila babaguhin ang buhay ng mga tao sa paligid nila. Kasi nga, ang mga leader na totoo sa context po ng Bible ay yung mga Christian na na-disciple, malalim sa salita ng Diyos. And lastly, okay, to wrap up ito pong ating COVID break, panghuli po yung culture of criticism of and by other leaders. Sa ngayon po, wala pa po akong mga nakasulat na mababasa po ninyo or aywan ko kung lalagyan po nila to, pero ang number 5 po, yung another damaging culture, destructive culture. Yung culture po ng criticism ng mga ibang leader at sa pamamagitan ng ibang leader. Kaya makikita mo, kapag ang isang leader sa isang church na nakikita niya lang lagi ay yung pagkakamali ng kapwa niya leader, hindi nagko-contribute siya sa pagpo-produce ng magagandang leader. Yung negative opinions, alam po ninyo, I observe, negative opinions spread faster than the positive ones. Ang isang negative na opinion sa kapwa, especially pare-pareho tayong mga ginagamit sa simbahan, mas mabilis pong kumalat ang negative na mga opinions kaysa sa positive. Kaya we believe that if we start to achieve success, makikriticize ka talaga dyan. Okay? Kaya hindi po natin gustong ma-foster o ma-cultivate sa church po natin yung pong culture ng criticism. Teamwork po ang ating pinauuso, pinasisikat po natin. And criticism, especially the negative ones, has no room in the church. Kasi nga po, kailangan mag-produce po tayo ng mga world changers. Kaya lang nga, ang katotohanan po sa ngayon, at gusto nating ma-reverse yung trend na yan, may pandemic sa loob ng simbahan. Ano yung pandemic na yon? Ito po yung pangbuong mundo, leadership shortage. Yan po ang nilulutas ko rito sa dulos na botas. And I hope sa lahat po ng mag-i-engage dito sa training na ito, ay sama-sama po tayo na matalo po natin yung enemy na yan, yung pandemic na yan, yung leadership shortage. So see you on Friday, mga kapatid, 11 o'clock at i-discuss ko po yan in full details. Okay, at hindi lang po 20 minutes, kundi mga 1 hour po tayo magsasama sa Friday. Okay, until then, God bless you more. Magpalain po kayo ng Panginoon.